ang lehitimong oposisyon, hindi po itong mga nagpapanggap na oposisyon na pinangungunahan ni Rodrigo Duterte, pero pabale-balentong kasi sabi niya hindi daw po siya oposisyon, pero nananawagan ang pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito namang lehitimong oposisyon, hindi po sila nananawagan ang pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero kumikritisize po sila sa kasalukuyang gobyerno. At very much welcome po iyan sa akin bilang PBBM supporter. Eh sino ba ang kanilang pinananawagan na magbitiw na sa kasalukuyan? Walang iba kung hindi ito pong Sara Duterte. Sapagkat si Sara Duterte, bad shot po ito eh. Sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos, may kaugnayan ba yan sa pamamahala ng ating Pangulo? May kanya-kanyang opinion dyan ang bawat individual, pero nakikita po nila na kung merong delikadesa itong si Sara Duterte, hindi na siya welcome sa official family, ika nga, ng si isa ring oposisyon na si Ronald Llamas. Dahil kahit ito naman si First Lady, hindi po ito nanunungkulan sa ating bansa. Ito po ay laging kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos at nakakakwentuhan malamang sa malamang kada gabi kapag sila po ay matutulog na sa kanilang tahanan. At hindi maaaring hindi po nila yan na pag-uusapan. Si Pangulong Bongbong Marcos ay sobrang bait lamang talaga at hindi ka tatanggalin sa Department of Education. Pero wag mo na sanang hintayin pa na tanggalin ka pa ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ito na ang senyales. Panoorin po ninyo mga tol. Ha? Ito po ang senyales na dapat si Sara ay nagbitiw na. Sabi niyo, si cross the line, ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kumusta kayo ni VP Sara? Hindi taong bayan ang nagtalaga kay Sara Duterte sa Department of Education. Gamit-gamitin niyo yung utak ninyo, mga supporter ni Sara. Pinagbibitiw siya ng taong bayan, marami kami, at ng mga individual na ang kadahilanan ay yung wala na eh. Sira na yung tiwala sa kanya. Hindi ng Pangulo. Ewan ko kung ang Pangulo hindi lang nagsasalita. Pero malamang sa malamang, yung mga taong nakapaligid, wala na. Kaya dapat bitawan niya na yung Department of Education Secretary. Manatili siyang Vice Presidente, okay lang po iyon. Katulad po ng sinasabi dito ni na dating Senador Leyla de Lima. Ayon sa balita ng Manila Bulletin, de Lima to VP Duterte. Kahapon, marami na rin po tayong binanggit na mga individual, mga kongresista na nananawagan na po ng pagbibitiw nitong si Sara Duterte. E ngayon naman, itong si dating Senador Leyla de Lima. De Lima to VP Duterte, resign or tell your family to stop its destabilization. Basahin po natin ang nilalaman po nito. Namamangka sa dalawang ilog or voting on two rivers. Ano? This was how former Senator Leyla de Lima described Vice President Sara Duterte, whom she advised on Saturday, April 20, to either resign as Department of Education Secretary and join her own family in criticizing President Marcos or condemn anti-administration rallies if she wants to remain in the Marcos cabinet. Malinaw po yan, gabinete po ang nais po nating mawala na itong si Sara Duterte for so many reasons. Pero ang apparent ngayon, ang asawa ng Pangulo na laging nakakasama, wala na pong tiwala sa kanya. Bad shot na sa kanya. Eh syempre, yan ay meron namang malamang sa malamang go signal din ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman siguro magpapa-interview itong si First Lady kung hindi po nila yan napag-usapan, mga potensyal na maaring katanungan. Pero ganun pa man, tinanong si First Lady at sinabi niya lamang yung kasagutan. Tuloy natin ha. She is having her cake and eating it too. Namamangka sa dalawang ilog.
There have been calls for Duterte to resign from her position as Deputy Chief after First Lady Liza Araneta Marcos criticized her for her recent actions. Kasi alam niyo hindi talaga katanggap-tanggap eh. Gabinete ka, alter ego ka ng Pangulo, tapos pupunta ka sa rally kung saan nananawagan ang mga tao doon ng pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos. Her loyalties are very clear. They remain with her family who have called President Bongbong Marcos names and called for his ouster. She added that the vice president should resign or ask her family members to stop their destabilization. At ang isa pang oposisyon na nanungkulan, syempre sa panahon din ng dating Pangulong Aquino, na madalas lumalabas ngayon sa iba't ibang blogger or social media, ang tinutukoy po natin ay si Ronald Llamas. May pahayag din po siya tungkol po dyan. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Sa sinabi ng First Lady, dapat na ba mag-resign yung Vice President sa gabinete? Tingin ko, hindi mo naman kinakailangan maging sobrang matalino o mataas ang IQ para isipin na yun yung direction nitong spontaneous na interview na to. Na parang, huy! No? Sobrang manhid ka ba? Huy! Wag na kasing manhid, Sara Duterte. No? Kakahiya talaga, sa totoo lang. Wala nang tiwala sa iyo yung asawa ng Pangulo. Siyempre, magkakailangan na yan eh. Yung mga gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maiilang na rin kahit paanong makipag-ugnayan sa'yo, dikitan, makipagkwentuhan, lalong-lalo na kapag dumadating yung punto na magkakasama kayo. Diba kasi darating ang punto na from time to time, kahit hindi official ang activity, magkakasama kayo eh, magkakailangan. Kaya for the sake of delikadesa at kung hindi naman makapal ang mukha mo, bitiw-bitiw na sa pwesto. Katulad ng sinasabi po dito nitong si Ronald Llamas, papabor pa nga yan sa'yo eh kung tutuusin. Dahil makakapag-set ka ng sarili mong naratibo na ikaw ay bumitiw sa kasalukuyang gobyerno at hindi ka tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos. ano pa ba gusto kong marinig? Sobra ka ba natutulog? Hoy, no? Gising! Gising ka daw. Hindi mo naman kinakailangan. Unless nagtutulog-tulog ka. Ayun, tayo magkakawaron. Pero malinaw naman yung mensahe, di ba? Malinaw naman yung mensahe na hindi ka na welcome sa official family. Okay? Medyo, kung meron ka namang kaunting self-respect, ikaw na yung magkusa. Ikaw na yung magkusa. Hmm. Ang tanong, meron kayang self-respect? Ay, nako. Yun ang tanong, Ronald Llamas. Meron kayang self-respect itong si Sara Duterte? Eh wala, kapito ko talaga eh. Ayun na, tanggalin ka or magkaroon ng petition para ikaw ay mag-resign, no? Wala yung chain yun. Ikaw na mismo kusa. At baka nga pabor pa sa iyo kung ikaw na yung kusa mag-resign. Dahil you can define your narrative. Magkaroon ka ng political flexibility. Dahil tama. Hindi ka na nakikipagplastikan, hindi tama. Ka na masyadong ipokrita. Tama, no? Di ba? Tama yung sinasabi ni Ronald Llamas dito, mga tol. Magkakaroon ka ng political flexibility. Kasi wala sila nang masasabi sa iyo eh. Hindi mo na kailangan makipagplastikan. At saka, ikaw yung nagbitiw. Diba kahit paano, magandang exit yon sa kasalukuyang gobyerno. Pag ikaw tinanggal, katulad ni Vic Rodriguez sa kanitong si Trixie Angeles, baka matulad ka sa kanila, mga ampalaya na ngayon. Hindi ka na masyadong namamangka sa maraming ilog, sa dalawang ilog. So, kung ikaw ay kusa na mag-resign, hindi ka naman mag-resign as vice president, mag-resign ka as secretary of education, no? Wala ka na sa official family, pwede mo lang pamunuan yung matagal ng plano ng iyong pamilya na maging bagong oposisyon. Tama. Kasi alam nyo, may mga rumors talaga, mga tol. Ito naman, wala tayong ebidensya dito, pero rumors talaga ito na kaya pinakandidato daw yan sa pagka-vice-presidente na lamang ay aagawin daw ang kapangyarihan sa ating Pangulo kapag ka nakadalawang taon na sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. In short, version 2.0 po ito
ni Macapagal Arroyo. Kung matatandaan ninyo, di ba? Almost 10 years din sa panunungkulan si Gloria Arroyo. Parang ganun ang gusto daw nilang mangyari. Yan ay pinaputok na impormasyon nang noon ay nabubuhay pang kaper si Lapid, na kung sabi niya nga, kung hindi magbabantay si Pangulong Bongbong Marcos ay malamang sa lamang baka ang Marcos administration dampo din sa kangkungan eh. Kasi yun ang nakita niya noon, na talagang gagawa ang mga Duterte ng kaparaanan para matanggal sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos at mauupo bilang pangulo itong si Sara Duterte Carpio. Pero alam ninyo mga tol, sa lahat ng mga nagsalita, partikular, pangkaraniwang individual, though siya po ay isang abogado, gustong gusto ko po yung sinabi nito pong si Attorney Rene Bueno. Di ko po siya kilala. Kahapon ko nga lang po siya pinalo eh. Ang ganda lang po ng mga sinambit niya rito kasi talagang makatwiran at saka realistic talaga sa sitwasyon ngayon. Por delikadesa, dapat talaga nagbibitiw na itong si Sara Duterte. Muli po nating panoorin ang mga binanggit po dito nitong si Attorney Rene Bueno. So, ano po ba ang reaction natin dito sa binitawan ni Liza Marcos, si First Lady, na budget na daw si Sara Duterte sa kanya? Alam nyo kasi being a Secretary of Education and concurrently a Vice President ka, you have an obligation to support all the administrative policies of the President as well as his business plans. Unang punto niya, bilang miyembro ng gabinete, you have an obligation na suportahan mo lahat ng mga administrative policy. Itong si Attorney Bueno, tinitingnan niya muna sa perspektibo ng pagiging profesional at pagiging miyembro ng gabinete. Eh ang problema, hindi naman maikakaila mga tol na talagang si Sara Duterte, ang dami pong pagtutol nito sa pulisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Leila De Lima, 3 or 4 months ago, pinanawagan na din po ang pagbibitiw niya sa gabinete. Ang pinagugutan ni Leila De Lima doon that time ay yung kanyang panawagan sa Pangulong Bongbong Marcos na huwag makipag-usap sa mga rebeldeng grupo at sinabihan niya sa harapan ng publiko ang ating Pangulo na hindi dapat magbigay ng amnestiya at huwag makipag-usap sa mga rebelde sapagkat ayon kay Sara Duterte, ang pakikipag-usap sa mga rebelde ay pakikipag-usap sa demonyo. Yon. Isa po yung halimbawa ng pagsuway sa pulisiya na pinatutupad ng Marcos administration. At kung ikaw, miyembro ka ng gabinete, aba nakakahiya naman yata yun na alter ego ka tapos yung Pangulo susuwayin mo sa isang pulisiya na gusto niyang mangyari. O yan ha, una, yung professional na dealings kung tawagin. Dapat kinukonsidera yan ni Sara Duterte. Pero mamaya, sasabihin din dito nitong si Attorney Bueno, ang personal naman na level. Kasi asawa ng Pangulo na yung nagsasabi, budget ka na eh. Kaya wag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo na maging miyembro pa ng gabinete sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngayon, dapat magkaroon ka ng loss cooperation dyan. From time to time, all support dapat binibigay mo dyan. Pero kung may mga nangyayari ng mga welga na laban sa presidente, di ba, kasi sana ko ordinaryong welga lamang yan eh. No? Yan, isa pa rin yan. Lalabas ng sama diba? Na doon. Yan ang pinaka nagbigay ng malaking dahilan kay First Lady eh, para mabudget na siya sa'yo. Kasi, biruin mo, January 28, 2024, pinaghandaan ng gobyerno ang launching ceremony na yon ng Brand of Leadership and Governance ng kasalukuyang gobyerno. Tinawag itong Bagong Pilipinas. At lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno sumuporta doon, including secretaries. Pero ikaw, nagpunta ka nga doon, and ang hindi maganda, hindi mo man lang inantay ang Pangulo na makapagsalita man lang sa harapan ng publiko. O intayin man lamang siya na makatungtong sa stage. Ginawa mo, nagsalita ka ng bahagya,
umalis ka at nagpunta ka doon sa tinapat na rally sa Bagong Pilipinas sa City of Davao, kung saan ang mga tao nananawagan ng pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos at inaalipusta ang pangulo mo. At no other than your father, Rodrigo Duterte, sinabihan na bangag at adik si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos tatawa-tawa ka sa gilid katabi ni Senator Amy Marcos. Sinong matutuwa sa iyong tao doon, lalong-lalo na ang isang asawa na tunay na nagmamahal sa kanyang kabiyak? Hindi yon katanggap-tanggap, Sara Duterte. And sa hindi pagtupad immediately ng mga policies and programs na ipinangako ng nakaraang election, pero kung ito ay isang welga kung saan binabukod sa pagbabatikos mo sa mga administrative policies ay tinitira mo na yung character ng tao, more on character assassination na, at sobrang pambabastos. Ang pinaka-worst pa dyan, nung pumunta ka sa March 12, 2024 rally nila dyan sa Manila, kung saan nagsalita dun si Glenn Chong. Ano yung sinabi ni Glenn Chong? Winalanghiya si First Lady Lisa. Di ba? Sabi ni Glenn Chong, sasampalin niya si Lisa. Ganun lamang ang sabi niya, pag nakita kita Lisa, sasampalin kita. Parang something like that. Kabastusan yon. Tapos ikaw, nandoon ka. O kahit sabihin mo na hindi ka nagsalita doon, hindi magandang senyales yun sapagkat alter ego ka ng Pangulo eh. Katulad ng pinapaliwanag dito ni Attorney Bueno, yung mere presence mo sa lugar na yon supports that undertaking. At yung activity na yon calling for the ouster ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo o delikadesa dahil pagka natanggal si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw ang makikinabang, Sara Duterte. Pero mukha yatang hindi mo alam yon. Ewan ko ha, kung ikaw ba talaga manhid o mahina lang talaga, alam nyo na, pero wala naman sigurong bobong abogado. Eh. Pero nagtataka ako, i-play ko ulit sa inyo ito, mga tol. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the UNI team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Manhid ba talaga siya o talagang mahina lang makiramdam o mahina talaga ang level ng pag-iisip? Pero ayokong paniwalaan yun, mga tol, kasi abogada yan eh. Wala pong bobong abogada. Pero nagtataka ako bakit ganyan ang naging kasagutan niya doon sa katanungan na napakasimple. Anyhow, ituloy natin itong sinasabi dito nitong si Attorney Bueno. Kumbaga below the belt ang banat na doon sa presidente. Tapos pumupunta ka doon at nakaupo ka doon sa harapan na entablado or nandoon ka sa mismo sa ibabaw ng entablado at biski wala kang sabihin, umupo ka lang doon or your presence is already enough
that you are supporting everything, every word, every statement na sinasabi ng mga speakers doon sa rally na yan. It is as if sinasabi mo na din, Presidente, mag-resign ka na. Parang ganun yan eh. So pag sinasabi mo yun, eh, tapos Vice President ka pa. So ang lakas ng impact noon, no, doon sa taong apektado na sinasabihan. Kasi Vice President ka, alam mo na ikaw ang makikinabang eh. Por delikadesa, dapat hindi ka manawagan ng pagbibitiw ng Pangulo ng Pilipinas. Eh. Kaya sinabi ni First Lady, not even Lenny did that. Diba? Nanawagan ba ng pagbibitiw sa pagkapangulo si Lenny Robredo kay Rodrigo Duterte? Diba hindi? I-correct nyo ako kung mali ako. Pero sa pagkakaalam ko, walang panawagan si Lenny Robredo na siya mismo. Magbitiw ka, Rodrigo Duterte. O kaya pumunta. Si Sara di naman niya nananawagan. Pero ang problema, pumunta siya sa mga aktibidad kung saan nananawagan ang pagbibitiw sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bangag, no, Bobo Marcos, tapos sinasabi na adik, tapos nandun doon ka sa harapan, tapos the following week, ating ka ng cabinet meeting. Parang nakakaasiwa yung ganon. So definitely, yung First Lady, talagang magngingit-ngit siya at sasama ang loob niya at hindi mo masisisi kung sabihan ka ngayon na budget ka sa kanya. So, ordinary ni sa mag-asawa bago matulog yan, na pinag-uusapan. Ito, personal yung, level to. Activities, no, on that day. Kung nakapagsalita si Lisa ng ganon, tapos hindi ko magbuhay yung presidente, ito, opinion ko lang, eh, it is good as if nagbigay ng consent yung presidente. Diba? So if you were the cabinet secretary... Ako naniniwala ako, may consent na ni Pangulong Bongbong Marcos na sabihin itong si First Lady Lisa yung mga binanggit niya na ngayon kay Anthony Taberna. At alam mo na siguro ang ibig sabihin nung kung nag-consent na si Pangulong Bongbong Marcos. Mabait lang talaga si Pangulong Bongbong Marcos, mga tol, kaya hindi talaga siya tatanggalin yan sa pagka-vice-presidente. Pagka-sekretary ng Department of Education. Okay, like for instance, in the case of Vice President Sara, secretary ka ng Education, tapos nakarinig ka ng ganong negative commentary or comment from the First Lady, aba, eh, mag-isip-isip ka, no? Out of delicadeza, dapat voluntarily mag-resign ka na. Ibig sabihin, affected na yung trust and confidence sa repose upon you by the may nasasaktan, sabi niya. Ito, di ko ipagtatanggol si Lenny, pero doon tayo sa katotohanan. Ha. Sabi ni isang fans nila, oh, si Lenny daw pumupunta sa ibang bansa para siraan si Rodrigo Duterte. Ngayon ko lang na-realize, mga tol, walang paninira sa sinabi ni Lenny about war on drugs. Eh. Diba? Sinabi ni Lenny Robredo ang bagay about war on drugs at alam naman natin ang nangyari. Libo-libo ang namatay. Hindi paninira ang pagsasabi ng katotohanan. President, hindi man 100% kahit mabawasan lang yun ng 1%, 2% pag nagkaroon ng lamat yung baso. Definitely, tuloy-tuloy na yan. Mababasag ko yung baso. Ganon din sa relasyon, Presidente. May nagtatanong, top 1, lahat ba ng abogado matalino? At siguro, at one point in their lifetime, kasi hindi ka papasa ng bar exam nang hindi ka matalino. You must remember that. Ang problema kasi, education is a continuing process. Ako, experience ko yan. Nung ako po'y nakapasa sa board examination noong 2007, para akong walking encyclopedia sa profession ko. Pero ang nangyari, tumigil ako sa pag-exercise ko sa pag-aaral ko eh. Ano? Dinivert ko yung sarili ko sa ibang mga bagay. And after 4 years, aba, para akong mangmang ngayon. Baka ganun ang nangyari dito kay Sara. Siyempre, nag-aaral ka eh. Estudyante ka, focus ka. Tapos 1 year review, fresh na fresh ka talaga. And written pa man din ng bar examination. May papasa mo talaga yon kung ikaw ay nag-aral. Pero kung pababayaan mo yung pinag-aralan mo, mawawala yun. Kaya ang education, continuous process yan. Pero sasabihin natin na ang abogado, bobo, eh wag po tayong ganun. Even si Lenny, ako,
I'm sorry to say this, di ko sinabihan ng bobo si Lenny Robredo dahil walang abogado na bobo. Pero hindi lahat ng abogado matalino. Kasi pag sinabi mong matalino, eh ibang average sa matalino eh. Merong average, nakakapasa, alam niya ang mga bagay-bagay kasi nagsusumikap siya, not necessarily na matalino siya. Anyway, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Na kanyang mga secretaries dyan sa gabinete. So, out of delicadeza, dapat talaga yan. Mag-resign na lang. Dapat kasi, talaga, mag-resign na lang out of delicadeza. O, ituloy nga natin yung sinasabi naman ni Llamas dito. Kahit ano. No? Pwede mo lang suportahan yung call ng iyong kapatid na mag-resign ka na, President Bongbong Marcos. Pwede mo lang suportahan yung mga threats ng iyong tatay. Diba? Pwede mo lang suportahan yung Romanov Mussolini threat ng iyong kapatid. So, balik talaga yun. So, pwede mo lang gawin ngayon niya. Nagbabanta kasi si Basti Duterte. May pasabi. Alam niyo yung mag-asawa na yun na saan ba namuno yun? Sa Italia? Mahina kasi ako sa history. Eh. Na sasagap-sagap ko lang sa aking alaala eh, na may ganun eh, na napatalsik, tapos ano ba yun, na-assassin ba sila? Na-assassinate? Napatay ba sila? Parang may pagbabanta kasi sa sinasabi nitong si Basti Duterte. O yun, isa pang punto yun na dapat kahit paano, kung ikaw may malasakit man lamang sa Pangulo talaga, at ikaw ay may sense of delicadeza o kung hindi ka man, hihingi ka nun lamang ng paumanhin eh, sa Pangulo o kaya sa asawa niya. Pasensya na kayo sa sinasabi ng aking mga kapatid at ng aking ama. Di ko naman hawak ang isipan ng mga yan. Eh walang ganun. Tapos wala nang ang ganun, pumupunta ka pa doon sa lugar kung saan nandoon sila at nananawagan ng pagpapatalsik sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala ka na talaga, Sara Duterte. Bad shot ka na kay First Lady, higit sa lahat, bad shot ka na sa majority ng mga Pilipino.